Hello mga kabilders, good morning. Ito, madaling araw na. So tara, mga bagong lahat, mag-cham muna tayo. Ayan, no? Kitang-kita pa tayo rito. Ang ating iniinom pong cha, yung tea, ay pampaliit ng tiyan. So, malaki ang tanay natin ngayon. Okay mga kabilders, welcome back po sa ating munting channel at ito na naman tayo. At doon po sa naghihintay ng aking project dito sa Tamara, ito na. Bertay finish po, wala po siyang pintura. Ihahatid ko na po sa inyo. So bagong lahat, throwback muna tayo doon sa kaganapan kung saan nagsimula yung ating unit o yung ating trabaho doon sa malinis pa, na wala pang construction. At ito na nga po, at ihahatid ko na nga po sa inyo yung kanyang finish project na Bertype. Wala pong pintura siya dahil nga po sa gusto ng may-ari, pagkasyahin muna yung budget at kailangan daw ma-maximize lang muna yung budget nila at saka yung mga dapat na asikasuhin muna, priority. Okay? So, ayan mga kabuilders, at eto na nga, habang kayo sa tagal ng paghihintay, sa wakas tatapos din. Pero gawa nga po ng, habang tinatapos natin ito, mayroon kaming project na binuksan na. So, hindi nakapag-upload, hindi po ako makapag-upload, gawa nga po ng talagang super busy. Ayan po. So, tara. At alam kong init na po kayo, gusto nyo nang makita yung kinalabasan ng ating project dito sa Tamara, 40 square meter na inner unit ng Tamara housing. Okay? So, eto na mga kabuilders. Ayan mga kabuilders. Eto nga po yung simula ng aming trabaho. Nakikita po ninyo yan. Ayan, yung likod. Kung nakikita po ninyo yung partition dyan sa likod na yan, na halos napakaliit lang po dapat ng magiging kusina. Ayan. So, itong wall po na ito, yan sa may halaman na yan, tinibag po natin yan dahil niliitan po natin yung CR niya. Tinanggal natin yung part ng sa laboratory. Ayan. So, ito mga kabuilders, nakita nyo sa simula kung ano ang itsura niya. Ayan. So, ngayon mga kabuilders, dito nagsimula na kami ng construction. Ito. At talagang sinagad na namin sa harapan. So, kung makikita nyo, open na open po itong harap na to. Dahil nga po sa ang mangyayari dyan, grills na lahat yan. Dahil kung may sasakyan o mayroong mga motor, dahil kung tutusin talagang hindi po kasi dyan ang sasakyan. Kahit na hatchback. Dahil napaka-iksi lang po nung extension yan. Yung part na open. So, makikita po ninyo yung trabaho namin sa simula ng pagbubuhos ng slab. Ayan po. Kinamita namin ng bakal, ang mga pansalo para sa forma. Tapos nilalagyan namin ng tukod dyan para pantay na pantay. Pero kung tutusin, kahit na hindi po talaga ganyan ang gamitin natin at kahit hindi pantay yan, kung magkikisami naman tayo, so walang magiging problema. Pero iba na rin talaga yung maayos tingnan pagka tinanggal mo na yung forma, malinis. So mag-slab o mag-kesame ka man o hindi, at least kahit pa paano malinis na yung magiging kalalabasan. So ayan mga kabuilders, kung nakikita nyo na, ito yung simula ng aming trabaho dito sa Tamara. So okay, tara mga kabuilders, panoorin na natin yung ating finish project. Ayan mga kabuilders, ito na nga po yung dalawang palapag na front extension natin. So kung nakikita po ninyo yan, yung bintana na yan, isa pong kwarto yun. Tapos yung isang part naman yun na walang salamin, yun po yung hallway terrace. Yan. So tara, pasukin natin.
Mga builders, ayan. So, sa pagbungad po lang po ninyo, ito na nga po yung sinabi ko sa inyo na kinisamihan namin yung harapan. Dahil nga sa gusto ng may-ari, maayos-ayos tingnan. At saka kahit na makinis naman po yung islam natin doon eh, pero gusto niya may kisame. Ayan. So, tara. Pasok po tayo sa loob. At nang makita nyo naman yung ating design. Ayan, mga ka-builders. So, napakaluwang tingnan. Kung makikita nyo, alam nyo naman po siguro yung bahay ng Borland o yung subdivision ng Borland Development Corporation. Yung kanilang unit, ayan, isa, yung existing house po niya is 44 square meter. So, halos sa, kung totoosin talaga, itong floor area nito na hindi pa namin na didivisionan is 22 lang. Plus 22 sa taas. So, maliit lang po talaga. So, kung makikita nyo yung kusina na yan at saka yung bar counter na yan, makikita nyo bakit napakaluwang na naging extension. So, tinanggal po natin dyan yung partition kung saan na dating wall po yan at saka yung lababo. So, in-adjust po natin yan. Nag-extend po tayo ng kusina at tinibag natin yung kalahati ng CR. Yung part na may laboratory, tinanggal po natin yun para lumuwang po itong kusina na to. So, ayan po, kung makikita po ninyo, tinanggal po natin yung wall dyan para overall makita na talaga yung buong kaluwangan ng kusina. Ayan. So, tara, silipin ko. Papakita ko po sa inyo yung kabuuan niya. Lalo na po dito sa part ng CR. Okay? So, ito. At ito na nga po. Ang ginawa namin dito, sliding door. Dahil hindi sagabal doon sa pagbubukas ng pintuan ng CR. Ayan. So, sliding door po ito. So, yung part na to ng sliding door, dito po nakalagay yung laboratory dati. So, tinanggal po namin yon at ito na nga po ang inilagay namin dyan. Yung pintuan na to ng sliding ng CR. So, ginawa namin sliding para hindi sagabal. At hindi naman nagpalit ng bowl yung may-ari. Gawa nga ng, siyempre gusto lang nila talaga mapagkasya lang yung budget. Ayan, may lagayan ng shampoo para hindi magulo sa loob ng CR. Lagayan ng towel. Ayan. So, ayan, yung lagayan ng rep. So, talagang yung space niya, ma-accommodate mo lahat. Ma-maximize mo kung saan talaga ilalagay. Tapos, yung ginamit na kalan is fix. Fix yan na gas tube. So, ito, wala pong cabinet. Dahil ang ilalagay po ng may-ari dito is aluminum cabinet. So, inuunti-unti lang talaga yung pagpo-provide din ng materialis. So, tara. Akyat naman tayo sa taas, mga ka-builders. So, ang ginamit natin dito sa hagdanan ay vinyl. So, hindi po tiles. So, kung napapansin nyo po yung pinaka-railing po nito, yung dating railing niyan is tubo, bilog. So, pinalitan natin ng railing niya para maging modern. So, kung nakikita po ninyo, yung tatlong pinto na yon. Yung tatlo na yan. So, ito po yung master bedroom. So, ito naman way na to ay yung daanan na ito papunta sa terrace yan. Mayroon silang maliit na pahingahan dito kung saan gusto magpapalamig o magano ng hangin, sasagap ng hangin. So, yan. Dito. Habang magre-relax-relax bago pumasok ng kwarto, tatambay dito. At, okay. So, mga ka-builders, ito yung master bedroom. So, kung makikita po ninyo, ang sukat po nitong master bedroom is 2.5 by 3 meters. So, malaki. Malaki na po yung space po niyan. Kasyang-kasya po diyan talaga yung queen size ng kama. Tapos, mayroon pa siyang space dito sa dulo. Talagang makakakilos ka ng maayos. So, ito. At puntahan na po natin naman yung dalawang kwarto. So, itong isa.
Ang sukat naman po nito is 2 by 2.5 meters. So, kasyang-kasya rito yung double deck. O kahit na yung dalawang double bed, kasya po riyan. Tapos, dito naman po sa kabilang size, sa kabilang side, medyo malaki ng kaunti, 2.8 by 2.5. Ayan. So, kasya naman po dito yung isang queen size rin na kama. So, mga kabuilders, dito sa part na to, teka mo nga pula. Kung makikita po ninyo, may bintana po dito. Ito po yung air vent. Kung sakaling gusto magpahangin, papatayin yung ventilador. Totally kasi yung likod na yan is laundry area. So, dyan sa part na yon ng laundry area, ito po yung pintuan niya. Yan po yung extension sa second floor doon sa likod. Tapat po yan ng CR. So, ito po, nilagyan natin ng isang laundry area. 1.5 by 2 meters. So, kung nakita niyo yung PVC na yon, yun po yung exhaust ng ventilation o ng exhaust fan doon sa CR, sa kusina at saka sa CR. Tapos, may air vent rin tayo rito. Parang pinaka-fire exit na rin. So, movable po yan, na bubuksan po yun. So, yan pong air vent na yan, ang purpose po yan, para medyo karong pumasok, may hangin na pumasok at hindi masyadong mainit sa taas. So, ito naman po. At yung kalahati po ng 2 meters na yan, is ginawaan dito ng CR. Yan. Ito po yung second floor na CR. So, kung makikita po ninyo, ayan, may exhaust yan. Tapos may lagayan rin ng sabon, mayroong water heater, may lagayan ng tuwalya, ayun, bidet, at saka bago po yung bowl na ginamit natin dyan. Ayan. So kung magiging mapapansin po ninyo yung tiles, si isa lang po ang ginamit na tiles dyan. Nagkataon lang na bago lang ang floor, iba po ang ginamit na flooring dito sa taas ng tiles. Pero sa baba po, at halos karamihan po niyan is white, marble white. So, ayan, at ito po yung hallway na dinadaanan papunta dito sa extension sa laundry area at papunta doon. So, kumbaga sa ano talagang napaka simple ng design at komportable ka kumilos. So, ayan. At dito, yan nga po, itong hagdan, yung stair na yan, is ginamit lang po natin dyan is vinyl. Para hindi madulas, rough po yung vinyl na yan. Ayan. So, dito nyo na po makikita yung kaluwangan nung ginawa nating renovation sa unit na ito ng Tamara Subdivision. Developer po siya, Borland Development Corporation. Ayan. Okay, mga ka-builders. Ayan. At, so, maalala ko nga po pala, dito sa part ng harapan, kung nakikita po ninyo yung kulay blue na yan, ayan po isang filter ng tubig. So, pinalagyan po yan ng may-ari. Gawa nga po ng mga ka-builders, hindi sigurado sila sa tubig, so kaya naglagay sila ng filters. Ayan. So, ayan na. Ayan mga ka-builders, na ihatid ko na po sa inyo yung ating project dito sa Tamara, kung saan ay Vertai finish yung aming ginawa lang. Wala pong pintura dahil ang sabi nga ng may-ari, sila na lang daw magpipintura dahil baka hindi daw namin maano yung pintura na gusto nila. Ayan. At saka pinagkakasya lang po yung budget. So, ang pag-uusap namin dito ay gusto lang talaga nila na magawa yung unit, magawa yung bahay nila. Dahil nga po sa yung pera, napakadali raw maubos. So kahit na kaunti lang yung budget nila, ay gusto lang talaga nilang mailagay na sa ayos. Okay po. So mga ka-builders, para po dun sa lahat ng aking subscriber, shoutout po ako sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa pagtsatsaga na paghihintay po ninyo
sa aking mga upload na video na kahit na medyo matagal, eh nandiyan pa rin ka po kayo sa akin. Nandiyan pa rin po kayo at laging nakasuporta po sa akin. Maraming maraming salamat po. Sana po wag po kayong magsawa na ipagpatuloy po ninyo yung panonood po ng aking mga video kahit na medyo madalang. Pero sa pasasaan po at pag nagkataon po eh wala naman po tayong cameraman eh, kaya tayo na rin po ang mahawak ng camera para po i-upload yung ating mga video, yung ating mga project. So sa ngayon po mga kabuilders, meron kaming ginagawa sa Teresa ulit. Isa pong 112 square meter na lote. Pero extension po siya ng Angeli. Pero Bria na po yun eh. Kasi iba naman po yung tawag doon sa kanila nung kana. Pero ang design niya is same ng Angeli. Pero Bria Homes. So ipapakita ko po sa inyo yan sa susunod po na video na, o sa susunod po ng video na ito. Siguro mga ilang araw lang, 3 days sa siguro. Kasi po sa totoo lang po mga ano na kami doon, mahigit isang buwan na po kaming gumagawa doon. So, kung makikita po ninyo simula hanggang doon sa paggawa namin na sa loob ng isang buwan. Okay po? So, kita-kita po tayo sa susunod na video. Paalam! Maraming salamat po.